Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Secretary Puts the Boss on Fire. Tunghayan na po natin ang 21 bahagi. Naaalimpungatan si Anton na may tumatapik sa pisngi niya. Ang ganda pa naman din ng panaginip niya. Sa katabi niya si Sarah at nakaunan siya dito habang nakayakap. Kung sino man itong istorbo, makakatikim talaga sa kanya. Bahagya niyang iminulat ang mga mata. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Sarah. Muli niyang itinuloy na naipikit ang mga mata. Namamalik mata yata siya. Hey, sleepyhead, wake up! Kailangan mo nang kumain at uminom ng gamot para gumaling ka. Huwag kang pabebe dyan. Alog nito sa kanyang balikat. Napabalikwa siya ng bangon. Pero napangiwi ng maramdaman ang sakit ng ulo. Ayan, bakit kasi kailangan pabigla-biglang babangon? Hay naku, rinig niyang sermon nito. Bahagya niya muling iminulat ang mga mata. Nakita niya itong may kinuha sa mesa at ngayon ay pabalik na sa kanya. Naka-uniform pa ito. Hindi pa naginip ang lahat. Naaalala niya nang pinapunta niya ito. A penny for your thoughts. Taas kilay nitong tanong habang hawak-hawak ang tray na may umuusok na lugaw. Napangiti na lang siya. Napakataray talaga ng mahal niya. Bigla siyang natigilan. Ano raw? Tama bang sinasabi niya? Mahal? Kailan pa? Tama na muna kakaisip. Baka dumugo ang makitid mong utak. Nising wika nito na ikinataas niya ng kilay. Aba, may pataas-taas kilay na tayo ngayon na. Mukhang gumagaling ka na. Pwede na akong makauwi. Salamat naman. Pagkasabi nito ay inilapag na sa harapan niya ang tray na dala-dala. Umubo siya ng ilang ulit at pinalungkot ang mukha. I'm still sick. Please stay. Lambing niya rito. Nakita niyang natigilan ito. Bumabait ka pala kapag nagkakasakit ka, Anton, no? Saka hindi ako nurse. Ira pa nito bago naupo sa tabi niya. Kaya mo naman sigurong kumain, hindi ba? Umiling siya. Subuan mo na lang ako. Saka ano yan? Lugaw lang po. Di mo pa alam? Saan planeta ka ba galing? Inis nitong turan. Inaasar niya ang babaeng ito. Pikon ka agad. O, sino nagluto? Huwag ka ng maraming tanong. Kumain ka na lang. Itinutok nito ang isang kutsara na may laman sa bibig niya. Mabilis naman niyang sinubo yun pero halos mapamura siya sa init. Sinamaan niya ito ng tingin nang makahuma na siya sa init ng lugaw sa bibig niya. Pinipigilan kasi nito ang pagtawa. Mukhang hindi na kaya mapigilan at ayon tumatawa ng pagkalakas-lakas. Parang witch kung tumawa. Sorry, nakalimutan kong mainit. Tawa pa rin ito ng tawa. Nakalimutan? Kita mong umuusok oh. Sinasadya mo lang. Kung ayaw mo na nandito ka, pwes mag-resign ka na din. Sabay ira pa nito. Masyado ka talagang suplado, no? Eto na, oh. Ibablow ko na po para sa'yo. Napangiti siya nang hinipan niya ito at tinikman pa kundi na mainit bago inilipat sa kanya. Sunod-sunod pa ang pagsubo nito. Masarap. Sino nagluto, baby girl? Ang sarap pakinggan kapag tinatawag niya itong baby girl. Hindi naman siya sinaway nito kaya ipagpapatuloy niya. Ako! Simple lang ang pagluluto nito, hindi ko pa magawa. Here, inumin mo tong gamot para gumaling ka na. Ayoko mag-alaga ng isip pata. Napapailing lang siya bago kinuha ang binibigay nitong gamot at tubig. Magaling ka palang magluto. Pwede ka nang mag-asawa. Wika niya dito. Kinuha na nito ang tray sa harapan niya at itinabi muna sa lamesa. Ikaw, pwede ka na rin mag-asawa? Balik tanong habang nakatingin sa kanya. Napangiti siya. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Baka mahulog, ang pangit mo. Makangiti para kang manyak sa kanto.
Natawa na lang siya sa sinabi nito. Nakakaramdam siya ng antok. Kakagising lang niya pero parang gusto niya na ulit matulog. Epekto siguro ng gamot. I want to sleep, baby girl. Malambing niyang wika dito. Tabihan mo ako ulit, please. Nagpapeayos pa siya rito. Akala mo sino maamong tupa ngayon? Dapat binividyohan ko to para kapag nagmaladragon ka ulit, may isusupal pala ko sa'yo. Ang daldal talaga. Humiga na siya dahil inaantok na talaga siya. Nakaramdam niyang tumabi ito sa kanya, kaya mabilis niyang kinuha ang kamay nito at ginawang unan. Ewan niya, ang sarap lang sa pakiramdam ang ganitong posisyon. Baby girl, drugs ka ba? Wala sa sariling tanong niya rito. Hindi, sagot nito. Baby girl naman, sagot mo dapat eh bakit? Inis niyang saad dito. Ang daming arte, nagkasakit ka lang oh, o bakit? Nakangiti siya na di talaga siya matiis nito. Kasi nakaka-addict ka. Tumingala pa siya para makita ang reaksyon nito at nagkasalubong ang mga mata nila. Kita niyang namula mga pisngi nito. Kinilig ang baby girl ko. Ha? Hindi no? Matulog ka na nga kung matutulog ka. Ang dami mong alam. Umiwas ito ng tingin na lalong nagpangiti sa kanya. Isiniksik niya ang mukha sa may leeg nito. Nakaka-addict ang amoy nitong mala-strawberry. Iniyakap niya rin ang isang braso sa bewang nito. Maya-maya, naramdaman niya ang pagsuklay nito sa kanyang buhok na mas lalong nagpagaan sa pakiramdam niya. Bago siya tuluyang dalawin ng antok, ay narinig niya itong may sinabi pero hindi na malinaw sa kanya. I love you. Hindi mapigil ang sambitin ni Sarah habang sinusuklay ang buhok ni Anton. Wala siyang narinig na reaksyon kung hindi ang pagpantay ng paghinga nito. Ang malas naman, mukhang nakatulog na. Pero ayos lang, marami pa namang pagkakataon. And she will not accept no this time. By hook or by crook, he will be mine. Napangiti siya. Ang sabi ng mayordo, mga ay bukas na raw makakauwi ang parents ni Anton. Kaya nagdesisyon siya na dito na lang din matulog para maalagaan niya ito hanggang sa paggaling. Tinawagan niya si Sam kanina at nagsabi dito, ano pa nga bang aasahan niya dito? Ang sabi, gahasain niya na raw ito para may label muna daw. Mukhang meron na naman, level 1. Level 1 na dahil bumait na ito sa kanya. Palagay niya level 2 na kasi ito, nakayakap na. Level 3 is on the process. Napatawa lang siya. And that is being his girlfriend. O, kayo? Lagay niyo na rin ang level bago ipapop ang cherry. Anong kunek? Wala lang para lang masaya. Nababaliw na talaga siya. Pati sarili niya kinakausap niya na. Maingat muli siyang tumayo para ihatid ang tray sa baba at kumain. Pagkatapos niyang kumain, aakyat na siya sa taas nang nasa lubong niya si Manang, ang mayordoma nila Anton. May daladala itong dalawang paper bag. Iha, ito ang pinabibigay ni Ma'am Claire para sa'yo. Iniabot ni Manang ang paper bag sa kanya na kinuha niya kaagad. Akala ko po bukas pa sila uuwi. Dumating na po ba sila? Naitanong niya rito. Hindi iha, ipinahatid lang sa driver yan. Nang malaman na pumayag ka na magpalipas ng gabi rito para bantayan si Anton, paliwanag nito. Napatango na lang siya. Damit siguro to. Ang bait talaga ng parents ni Anton. Nagpaalam na siya rito na aakyat na at baka magising si Anton at hanapin siya. Pagkaakyat ay binuksan niya ang paper bag. Napanganga siya sa nakita. Isang red sleeveless na dress na may dalawang pares ng underwear at isang 2 inches na sandals na alam niya ang mga branded. Napadako siya sa isa pang maliit na paper bag. Napapikit na lang siya pagkakita rito. Isa itong red nighties na manipis ang tela. Paniguradong bakas ang kanyang kahubdan kapag sinuot ito. Hindi man yata lalagpas sa may tuhod niya. Napapailing na lang siya. Mukhang gusto talaga ng mami nitong gahasain niya ang anak nito. Hindi niya na sana isusuot yon dahil masyadong daring. Baka isipin ni Anton ay inaakit niya ito. Bakit hindi ba? Paano kayo magkaka-level? Level 3, sulsol ng isipan niya. Napabuntong hininga na lang siya. Sayang naman kung hindi ko isusuot. Bahala na.
Kinuha niya na ito kasama ang isang pares ng underwear at nagtungo na sa banyo para maligo. Naalimpungatan si Anton. Babangon na sana siya nang maramdamang may nakayakap sa kanya. Pagtingin niya ay nasilayan niya ang napakagandang mukha ni Sarah. Tulog na tulog ito habang nakaunan sa kanya at nakayakap ang isang kamay nito sa bewang niya. Napatingin siya sa oras sa may side table ng kama niya. It's almost 4 a.m. Napasarap pala talaga ang tulog niya. Kung sa bagay, may katabi ka ba naman na maladyosa, hindi ka mapapanatag? Pinagmasdan niya ang mukha nito. Grabe, sobrang amo. Huwag lang magigising dahil malatigre. Napangiti siya nang maalala ang pag-aasikaso nito. Napakagago nga niya kung pakakawalan niya pa ito. Maaari nga nagustuhan siya nito dahil sa may pagkakahawig sila ng first love nito. Dapat nga magpasalamat pa siya, hindi ba? Sa ngayon, ayaw na muna niyang isipin yon. Importante ay kasama niya ito. Sa paglayo niya ng halos isang linggo ay tuluyan na niyang pinakawalan ang sarili sa nakaraan. Kung dumating man ang araw na maalala niya ito, ayos lang pero mananatili pa rin ito sa nakaraan. Sa ngayon, ang kasalukuyan ang aalalahanin niya at ang babaeng nasa harapan niya. Kung sino man ang Sunny o Sam na yon, sisiguraduhin niyang mawawala sa landas nito. Bahagya itong gumalaw kaya naalis ang kumot na nakatakip dito. Napaawang ang bibig niya na makita ang suot nito. Huwag munang manliligaw muna ako. Litaw na litaw ang mayayaman nitong dibdib na walang suot na bra. Ano pa kayang nasa ilalim nito? Naramdaman niya ang flag ceremony ni Junior. Napapikit na lang siya upang pakalmahin ang alaga. Napakislot siya nang maramdaman na may lumapat sa ibabo ng alaga niya, kaya napadilat siya. Nakita niya ang kamay ni Sarah na padako tuloy ang tingin niya rito. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Mahina siyang napamura at bahagyang inangat ang kamay nito upang ilayo kay Junior. Pero tila may sariling isip ang kamay nito na hinila at ibinalik sa kanyang Junior. Nanlaki ang mga mata niya nang pisilin nito ang Junior niya at hinimas-himas kahit na may suot pa siyang pajama ay iba ang binibigay nitong init. Napatingin tuloy siya sa mukha nito. Tila nagwe-wet dreams ito dahil nakaawang pa ang mga labi nito. Subukan mo lang na ibang lalaki ang nasa paniginip mo at papasok ako dyan para itapon kung sino man yan. Kausap niya rito na tila naririnig siya. Ungol nito na mas lalong nagpainit sa kanya, lalo na patuloy nitong hinihimas ang alaga. Pumikit siya at mabibilang siya ng 5. Kailangan niyang magtimpi. 1, 2, 3, 4. Bago pa siya makalima ay may dumampi na sa kanyang mga labi. Pagkadilat niya ay mukha ni Sarah ang sumalubong sa kanya. He saw lust in her eyes. Ginalaw nito ang mga labi at hinila pa ang batok niya para idiin ang labi nito sa kanya. Wala na ang kamay niya sa pagkalalaki nito kung hindi nasa batok niya na. Nakahiga na ito habang siya ay nakapatong na ang kalahating katawan dito. Ipinasok niya na ang dila sa loob ng bibig nito na sinalubong naman ang dila nito at tila may laban na nag-espadahan ang mga dila nila. Nakaalalay naman ang isang kamay niya sa bewang nito habang ang isa ay nasa ulo na nito. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay. Tanging mga mata nila ang nag-uusap na tila nagkakaunawaan. Napakagatlabi ito na mas lalong nagpasabik sa kanya. Kaya muli niya itong sinunggaban ng halik. Halik na mapanghanap. Para ngayon lang siya nakahalik. Sobrang sarap na mga labi nito na tila mas lalong nagpapabaliw sa kanya. Ipinasok niya na ang isang kamay sa nighties nito upang sunggaban ang dibdib nito na naghihintay na lamang. Habang isang kamay niya ay nasa likod ng batok nito, mas idinidiin ang paghahalikan nila. Napaungol sila sa pagitan ng kanilang halikan. Bumaba ang halik niya sa may leeg patungo sa may punong tenga at kinagat-kagat pa iyon na nagpapainit lalo rito. I want you now, baby girl. Mapang-akit na boses na wika nito. Akala niya ay okay na pero bigla siya nitong itinulak palayo. Kaya takang-taka siyang tiningnan ito. Baby girl, why? Nalilito niyang tanong dito. Nakaluhod na siya sa harapan nito. Iniiwas nito ang tingin. May sakit ka, Anton. Baka lumala ang sakit mo eh. Nahihiya nitong wika.
Napangiti na lang siya at iniharap ang mukha nito sa kanya. I think you will be my medicine, baby girl. Dinilaan niya ang itaas na labi at tiningnan ito ng nang-aakit. Ang pangit mo. Natatawa nitong sabi at hinampas pa siya sa braso. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Siya? Pangit? Grabe talaga ang babaeng ito. Baby girl, inaakit kita tapos ganyan na sasabihin mo. Ako? Pangit? E paano mo ko nagustuhan? Naiinis niyang sambit dito. Tumawa lamang ito. Puro ka kasi kalokohan. May nalalaman ka pang I will be your medicine. Wala ka na bang sakit? Sinapo nito ang kanyang noo. Oh, mainit ka pa eh. Sabay si Mangot. Baby girl, hindi sakit ang dahilan nito kundi ito. Sabay nguso niya sa kanyang junior na nakabukol na talaga. Nasundan naman ito ng tingin ang nguso niya. Nakita niya ng laki ang mga mata nito. Para ngayon lang nakita. Baby girl, please. Pagsusumamo niya rito. Pero kung di ka pa ready to make love with me, okay lang. Humiga na siya sa tabi nito. Pero paano yan? Hindi ba masakit ang puson mo? Tanong nito. Siyempre baby girl, sobrang sakit pero ayaw kitang pilitin. Malumanay niyang wika dito. Tumagilid siya ng higa paharap dito. Ganun din naman ang ginawa nito kaya magkaharapan na sila ngayon. Pareho ding nakatukod ang isang kamay nila upang suportahan ang kanilang mga ulo. Hindi niya napigilan tignan ang bandang dibdib nito na labas na ang punong dibdib kaya't napapadunok siya. Siya na mismong nagtaas ng kumot upang takpan ito. We can do it. Yun nga lang, ano munang label natin? Napatingin siya rito dahil sa sinabi nito. Label? Wala sa sariling tanong niya. Yes, label. Like ano, friends, with benefits, pero ayoko yon. Or bed buddy? Ayoko din yon. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Or last is yung in a relationship like boyfriend or girlfriend. Oh, I see. Nang maintindihan ang gustong iparating nito, inalalayan niyang umupo ito. Ganon din siya. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Will you be my girlfriend? Seryoso niyang tanong dito. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mong may mangyari sa atin ngayon. Ngumuso pa ito. Napakunot noon naman siya. Anong sinasabi mo, baby girl? Napangiti ito. Yung papasukin mo yung butas ko, in short, we're going to have make love. Nagtakip pa ito ng mukha. Napatawa naman siya ng malakas. Baby girl, puro kakalokohan. Inalis niya ang kamay nitong nakatakip at muli ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito upang harapin siya. Hindi yun ang rason ko kaya kita tinanong. Well, gusto ko sanang ligawan ka muna pero dahil binigyan mo ako ng choice na wala naman talagang pagpipilian, ay mas pabor para sa akin. Pero don't worry baby girl, niligawan pa din kita kahit tayo na. Gusto ko lang na masigurado na wala nang lalapit sa iyong iba. Mahaba niyang paliwanag dito. Mababakas pa rin sa mukha nito na tila sinusuri siya kung nagsasabi ng totoo. Okay, I know, I always deny that I'm attracted to you. But the truth is, I do. The first time I laid my eyes on you, I'm already attracted. Pero pinipigilan ko, lalo na nang napabalitang lesbian ka. Then you confess you like me and that you're not a lesbian, that you're a real woman. Bahagya pa siyang natawa nang maalala ang kalokohan nito. I am in the stage of in denial. Sabi mo nga, pinamumukha kung ayaw ko sa'yo. Pero ibang kinikilos ko. Until that last encounter we had, yung sinermonan mo ako. That day, I realized something. Nakita niya ang namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Mabilis niya itong pinunasan. Nung hindi ako nagparamdam, inaayos ko ang sarili ko. Nag-mountain climbing ako doon at doon ko nilabas lahat ng gumugulo sa isip ko. Gusto ko kasing pagbalik ko yung wala na akong iniisip para sa'yo. Kaya ka pala nagkakasakit. Akala ko naman, inuubos mo nang pasukin lahat ng butas. Singit nito na ikinatawa niya pa. Baby girl, ganun talaga ang tingin mo sa akin? For your information, simula na makilala kita, never na akong pumasok ng ibang butas. Yung butas mo na lang. Ouch, baby girl. Napahawak siya sa tagiliran ng kurutin niya ito. Puro kakalukuhan. Kinuha niya mga kamay nito at pinaloob sa kanya mga kamay.
Hindi man ako magiging perfect boyfriend pero gagawin ko lahat na makakaya ko para maging karapat dapat sa'yo. Tuluyan ang pumatak ang mga luha nito. Shh, baby girl, don't cry. Pagpapatahan niya rito. Yumakap ito sa kanya. Make sure lang dahil ipapakain kita sa alaga kong leon. Meron ba? Gusto mo ikaw ang almusalin niya? Pananakot nito. Oo, oo na, meron nga sabi ko. So, you're my girlfriend na? Pagkumpirma niya rito. Tumango ito at humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Tinitigan siya nito. I'm yours and you are mine. Pagkasabi nito ay ito na ang tumawid sa pagitan ng mga labi nila. This time, they kiss so passionate. May pag-iingat niyang inangkin ang mga labi nito. Ngayong totohanan na nga ang nangyayari sa pagitan ni na Anton at Sarah, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanilang paligid? Mapanindigan kaya nila ang relasyon na mayroon sila sa kasalukuyan? Yan ang patuloy nating aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Abangan muli natin bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.